Hello mga ka-Rits, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang nakapagparealize sa'yo sa panahon ng krisis na naranasan natin ngayon. Hi, my name is Renante Andaya, isang entrepreneur na nagtuturo sa maraming Pilipino. At para ma-update ka sa mga bagong video, please subscribe my YouTube channel. Ang nakapagparealize sa'yo sa panahon ng krisis ay dapat makapag-ipon ka ng pera. Yes! Paano ka nga ba makapag-ipon ng pera? Yan ang tanong sa karamihan, di ba? Ang iba ang dahilan hindi sila kapag-ipon dahil sa ang dami nilang gastusin, pambayad sa renta ng bahay, pambayad sa kuryente tubig, pagkain sa mga anak, di ba ang daming dahilan? Pero sa panahon ngayon, dapat kailangan practical ka. Ngayon na-realize mo na pwede pa na makapag-ipon ng simple lang. Sa simpleng paraan, paunti-unti. Simulan mong magbawas ng binibili mo na hindi naman kailangan. Baka naman sa refrigerator, marami ka pang stock na pwede pa makain at mapakinabangan, di ba? Tsaka, iwasan mo na natin bumili ng damit, sapatos at gadget na hindi naman kailangan. Ang gadget, magagamit mo pa yan eh, kahit lumang-luma na. O baka naman, yung damit at sapatos mo marami ka pang stock sa kabinet na hindi mo pa nasusuot, di ba? Sa panahon ngayon, maraming taong nasa bahay lang dahil alam natin na kailangan natin mapangalagaan ang ating kalusugan, di ba? Kaya walang dahilan upang tayo ay gumastos ng sobra-sobra. Pangalawang nakapag-realize sa iyo sa panahon ng krisis ay pahalagahan ang pamilya. Hindi lahat ng panahon kapiling ang pamilya mo. Naging busy ka sa work at nawalan ka ng time para dito. Kung OFW ka, ramdam ko ang pakiramdam ng isang magulang na wala sa tabi ang kanyang mga anak. May hindi mo alam kung ano ang hinahanda sa hapagkainan. Kung minsan, ang krisis na dumating sa atin ay siya pang dahilan kung bakit natin kapiling ang ating pamilya. Na-realize mo ba na hindi natin dapat, kahit wala ito, kailangan natin ipaparamdam natin sa mga anak, sa ating pamilya, at saka sa mga magulang natin, na mahal natin sila. Huwag nating hayaan na dumating pa sa ganitong sitwasyon, saka lang natin ipaparamdam ang ating pagmamahal para sa kanila. Ang pangatlong nakapag-realize sa iyo sa panahon ng krisis ay huwag umasang laging may tutulong. Nagtatampo ka ba kapag ikaw ay hindi pinapahiram ng pera? Hindi ka ba pinapahiram ng pera sa kaibigan mo at kamag-anak mo? Alam mo ba sa sitwasyon ngayon, isa sa nakapag-realize sa akin na hindi dapat natin sayangin ang oras natin sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa atin? Oo nga't kailangan natin mag-enjoy at walang masama dun. Kaya ka nga nagtrabaho, di ba? Para gumastos at mag-enjoy. Pero, huwag naman halos isang linggong kang nag-enjoy at inubos mo ang sweldo mo. Alam mo sa sitwasyon natin ngayon, kailangan mo maging madiskarte sa buhay. Ang dami nang pwedeng gawin para kumita ng pera. Pwede kang mag-business. Kung gusto mo, hands-on na business. O di kaya'y hands-off na business. Kaya wala ng dahilan para hindi ka kumita ng pera. Hello mga ka-Rits, maraming salamat sa pananood mo ng video ko hanggang dulo. I hope na may natutunan ka at nag-enjoy ka sa mga shinare ko sa iyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko para ma-update ka sa mga bago kong video.